Hi guys, so welcome back. So mag-date pala kami ng hubby ko. Mag-dinner date. Dahil birthday ko ngayon, mag-dinner date kaming dalawa. Ayan. See you there. So ayan na guys, dumating na nga kami dito sa restaurant. Chinese restaurant pala yan guys. Ang pangalan niyan ay Wok Palace. Ang may-ari niyan is Chinese. Kaya ang food dyan guys ay masarap. So second time ko na yan na pumunta dito sa Wok Palace. Ayan, pumasok na kami. Ayan, nakita niyo naman yung ilong ko dyan guys. Ayan, yung ilong na malaki eh. Ayan, pasok na kami at naghahanap kami ng aming table. Yan. Pag pumunta kasi kayan dito guys, kailangan mong magpa-reserve muna bago ka pumunta dito. Ayan. Kasi kahapon, before my birthday, nagpa-reserve yung asawa ko ng table. Ayan. Una pa lang i-serve sa you guys is yung alcoholic or wine, ganun. Ayan. Yung sa akin pinili ko is yung Zunder alcohol, yung without alcohol guys. Yung asasawa ko naman ay beer yata yan sa kanya. Ayan. Flavored niya ay ano, raspberry. Ayan. Unang upo mo dyan guys. Ayan. Yan ang isi-serve sa'yo. Yung alcohol. And then ano pa yan guys, eat all you can. Ayan. Ayan. Masarap yung mga foods dyan guys. Kasi may seafoods. Ayan. Different kinds of foods. Tapos may ice cream. Mga desserts. Ayan. Ayan. Ang busog-busog nga ako dyan eh. Tapos ang per person pala nyan guys ay ano, 37 euro per person. So kung i-convert natin yan sa Philippine money is mga 2,000 plus yata yung isang tao. So ayan na siya ko guys. Ayan, kumukuha na ako ng aking food while my hubby nagbivideo siya sa akin guys. Pinabidyo ko sa kanya yung mga food dyan sa Wok Palace. Ayan, may sushi din dyan, yung mga seafoods. Ayan, una kong kinuhang food ay yung wok ano ba yan? Ano kasi yung ano nila guys, yung mga pangalan ng kanilang ano, ng ano ba yan, yung mga pagkain nila dyan. Itong part is wok, ano ba yun. Tapos kabila naman, iba naman yun kasi seafoods naman yun, ewan ko anong pangalan yan din. Tapos ayan na si ako guys, yun mga vegetables mo na yung kinuha ko. Ayan, ayan, may isang ano dyan, yung mushroom yata, yung ano, yung tumutubo sa ano, patay na kahoy guys, yung parang ano, parang tainga. Ayan guys, sa nung bata pa kami guys, nilalaro lang namin yan. Magkakain pala yan guys. Yung ano, parang tainga ng ano, tainga ng ano. Tainga ng tao, yung tumutubo na ano, na mushroom sa may patay na kahoy. Yung maitim. Ayan. Vegetables yung kinukuha ko first. And then, sa kabila naman doon, may ano doon guys, may shrimp. May chicken breast, may steak, beef, ganon. Tapos may squid. Ayan. Sa 37 euro mo guys, grabe, ang busog na guys. Dumating kami dyan is 6 PM. Tapos magsasarado sila guys is ano, 10:30 PM. So, umalis kami dyan is ano, 10 PM. Grabing busog na namin guys, hindi na kaya yung ano, yung foods. Hindi nga na nga kami nakakain ng ano, ng cake dahil sa ano, sa busog na masyado, hindi na makaya. Kasi ang kinakain ko talaga masyado guys is yung mga seafoods, kasi yung seafoods dito grabe ang mahal. Mahal talaga yung seafoods dito. Hindi ka makakabili ng ano, ng mura. Hindi gaya sa Pilipinas na makabili ka talaga ng mura dito. Nako, grabe yung shrimps. Shrimps lang guys, nako. At 3 times or 4 times yata yung ano, yung price ano sa Pilipinas.
Ganyan ako guys dito eh. Convert ko talaga sa Philippine money. Oh my gosh. Kaya ako dyan. Kasi ano yan eh. Treat ng asawa ko yan. Kaya yan. Sinusulit ko yung mga seafoods. Kasi minsan lang ako makain ng seafoods guys. Ayan. Kasi sobrang mahal. Ako. Ay naku. Dulyar talaga. Yeah, dulyar talaga yung ano nila dito mga seafoods. Ano kasi dito guys sa Belgium, malayo yung ano yung dagat tapos ano maliit lang kasi yung ano country nila kaya ayan yung mga seafoods ang mahal masyado guys. So ayan shrimp yung kinukuha ko at saka yung chicken at saka dun sa kabila kumukuha naman ako ng beef. Ayan kasi yung beef din dito guys, grabe ang mahal din ng ano ng kilo ng beef. Kaya yan. Ang sarap siya guys. Tapos ang pinipili kong sauce ay sweet and sour. Kasi masarap yan sweet and sour. Ano kasi yan guys, lulutuin pa yan. Diyan sa ano sa may tagaluto tapos kumakain ka talaga ng mainit na pagkain dyan. Kasi sa harap mo talaga niluluto yung food mo na pinipili dyan sa may buffet. Ayan. Ayan, naglinya na ako guys kasi kailangan talaga maglinya para sunod-sunod yung pagluto ng iyong foods. Ayan. Every ano guys, every 30 minutes or 1 hour pagkatapos ng kain ng ano. Ayan, mag-ano na naman, mag-rest. Then tapos, kukuha naman ulit doon sa buffet. Ayan, magpapaluto na naman. Kaya, busog na busog ang mga first one. Ayan. Ayan o, punong-puno yung plato ko, guys. Kasi minsan-minsan lang kakain ng ano, seafoods. Sarap kasi ng seafoods, guys. Kaysa mga kani-kani, diba? Kasi nasanay ako sa Pilipinas na palaging seafoods yung kinakain ko. Ayan, binigay ko na nga yung ano yung food ko doon sa may tagaluto. Ayan. Yung asawa ko siya yung taga-video. Binibidyo din niya yung ano, yung paano niluto yung pagkain dyan. Ayan. Yan talagang laging makikita mo dyan guys. Yung sumisiklab yung apoy pag nagluluto talaga sa harapan mo. Ayan. So, ang sarap ng mga foods dyan guys. Sulit talaga yung bayad mo. Kaya lang ang mahal pero okay lang yan guys eh. Once a year. Kasi last year pumunta din kami dito. Ano kasi yun guys Valentine's Day. Nitreat din ako ng asawa ko ng Valentine's Day. Nagdate din kami ng Valentine's Day eh. Kaya yan. Tapos na yung ano ko guys. Food ko din. Tapos pumunta ako sa kabila kasi may rice. Fried rice. Siyempre. Hindi talaga mawawala yung rice sa atin guys. Yan. Pinoy na Pinoy talaga diba? Oh. Yan, andyan pa yung mga ibang pagkain, yung mga grilled at saka may mga curry, ganun. Ayan. Ayan, humihirit pa talaga guys yung ang taba-taba ko na, may bahala na dyan. Minsan lang sa isang taon yun guys. Nako. Kaya nga, sinusulit ko na lang talaga yung food. Ayan. So, tapos na ako, so si Hubby na naman ang kukuha ng kanyang food doon sa buffet. How you can do it?
Oh, yummy, yummy.